Pamilya Yulo mapagmahal at nagkakaisa. Kilala ang Pamilya Yulo sa kanilang pagmamahalan. Si Carlos, ang bunso, ay sikat na gymnast. Palaging suportado ng kanyang mga magulang sina Mark Andrew at Angelica. Masaya silang pamilya, puno ng pangarap. Si Mark Andrew, ang haligi ng pamilya, ay mapagmahal na asawa at ama. Si Angelica naman, ang ilaw ng tahanan, ay maalaga at maunawain. Sama-sama silang humarap sa hamon ng buhay. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Mga bulong at pintang unti-unting sumisira. Narinig mo ba? Totoo kaya? Kawawa naman si Carlos. Mga salita na parang lason, unti-unting kumalat. Si Angelica, pinag-uusapan. Hindi makapaniwala si Mark Andrew. Ang kanyang asawa? Ang ina ng anak niya? Imposible. Kilala niya si Angelica, mabuting tao, mapagmahal na ina. Galit na galit si Mark Andrew. Kailangan niyang protektahan ang pamilya niya. Lalo na si Angelica. Ang paninindigan ni Mark Andrew, hindi ko ito papayagan. Tama na, sigaw ni Mark Andrew. Hindi totoo yan. Kilala ko ang asawa ko. Huwag kayong basta-basta naniniwala sa sabi-sabi. Wala kayong alam. Puno ng galit at sakit ang kanyang mga mata. Hindi niya hahayaan na sirain ng kasinungalingan ng pamilya niya. Mahal ko ang asawa ko. At alam kong mahal niya rin kami ni Carlos. Mariin niyang sabi. Lalaban kami. Patutunayan namin na mali kayo. Ang katotohanan sa likod ng mga paratang. Isang malaking hindi pagkakaunawaan ng lahat. Mayroong naninira sa pangalan ni Angelica. Gusto siyang sirain, pero bakit? Sa tulong ng mga tunay na kaibigan, unti-unting nabunyag ang katotohanan. Isang dating kasosyo sa negosyo ang may pakana. Galit at inggit ang dahilan. Naging malinaw na biktima lamang si Angelica. Wala siyang kasalanan. Luha at yakap ang mabigat na katotohanan. Nalaman ni Carlos ang lahat. Masakit para sa kanya na makita ang kanyang ina na nasasaktan. Niyakap niya si Angelica na mahigpit. Nay, nandito lang ako para sa'yo, bulong ni Carlos. Kami ni tatay, hinding-hindi ka iwan. Sa mga sandaling iyon, muling tumibay ang samahan ng pamilya Yulo. Alam nilang hindi sila pababagsak ng kahit ano. Ang lakas ng pamilya, sama-samang pagbangon. Humarap ang pamilya Yulo sa publiko. Ibinunyag nila ang katotohanan. Humingi sila ng tawad sa mga taong naapektuhan at pinatawad nila ang mga nanakit sa kanila. Hindi naging madali ang lahat, sabi ni Mark Andrew. Pero dahil sa pamilya ko, nalampasan namin ang lahat. Salamat sa suporta at pagmamahal ninyo. Nagpalakpak ka ng mga tao. Hinangaan nila ang katatagan ng pamilya Yulo. Isang inspirasyon sila para sa lahat. Aral at pagpapatawad pag-unawa sa nangyari. Maraming aral ang natutunan ng pamilya Yulo sa kanilang pinagdaanan. Natutunan nilang mas pahalagahan ang isa't isa. Natutunan nilang maging matatag sa harap ng pagsubok. At higit sa lahat, natutunan nilang magpatawad. Alam nilang hindi sila magiging malaya kung magpapaalipin sila sa galit at poot. Ang pagpapatawad ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating sarili, sabi ni Angelica. Dahil sa pagpapatawad, makakausad tayo at magiging masaya. Ang bukas ay para sa atin, pag-asa at pagkakaisa. Sa bawat pagsubok na ating hinaharap, laging may liwanag na nag-aabang sa dulo ng daan. Patuloy na nanindigan ang pamilya Yulo sa katotohanan. Sa kabila ng mga pagsubok at mga balakid, hindi sila kailanman bumitaw sa kanilang mga prinsipyo. Hindi sila nagpadala sa takot. Sa bawat hamon, kanilang pinipili ang tapang at pagkakaisa. Hindi sila sumuko sa hamon ng buhay. Sa halip, kanilang hinarap ang bawat pagsubok ng may buong puso at determinasyon. Alam naming may mga tao pa rin hindi naniniwala sa amin, sabi ni Carlos. Pero okay lang. Ang mahalaga ay ang aming paniniwala sa isa't isa at sa aming mga pangarap. Ang importante, alam namin ang katotohanan. Ang katotohanan ito ang nagbibigay sa amin ng lakas at pag-asa na magpatuloy. At patuloy kaming magmamahal at magiging mabuting tao. Sa bawat araw, aming pinipili ang pagmamahal at kabutihan. Dahil ang bukas para sa ating lahat, dagdag ni Mark Andrew. Isang bukas na puno ng pag-asa, pagkakaisa at walang hanggang pagmamahal. Isang bukas na puno ng pag-asa at pagkakaisa. Sama-sama nating haharapin ang kinabukasan, puno ng pag-asa at pagkakaisa para sa isang mas maliwanag na bukas. Ang tatag ng pamilya Yulo, inspirasyon sa lahat. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pagmamahal at pagkakaisa ay kayang magtagumpay sa anumang hamon. Naging inspirasyon ang pamilya Yulo sa maraming tao.
Sa bawat tagumpay at kabiguan, ipinakita nila ang tibay ng kanilang samahan. Ipinakita nila ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Sa bawat yakap at halakhak, nararamdaman ang kanilang pagmamahal. Ipinakita nila ang lakas ng pagmamahalan at pagkakaisa. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, kasama ang bawat miyembro ng pamilya, walang iwanan. Salamat sa pamilya Yulo, sabi ng isang tao. Ang kanilang halimbawa ay nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa marami. Dahil sa inyo, nabuhayan kami ng loob. Ang inyong kwento ay nagsilbing gabay sa amin upang patuloy na lumaban sa buhay. Ipinakita ninyo sa amin na kaya nating malampasan ang kahit anong pagsubok basta't sama-sama tayo. Ang bawat pagsubok ay nagiging mas magaan kapag may kasama. At sa kabila ng lahat, nanatiling nakataas ang noo ng pamilya Yulo. Mas matatag, mas nagmamahalan, ang kanilang determinasyon ay nagsilbing inspirasyon sa lahat. Handa na ulit harapin ang bukas. Ang kanilang kwento ay nagpapaala sa atin na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magtagumpay. Sa bawat pagsubok, may pag-asa. Sa bawat hamon, may tagumpay. Ang pamilya Yulo ay patuloy na magiging inspirasyon sa lahat. Ang hamon ay ginawang pagkakataon mas matatag pa sa dati. Sa bawat pagsubok na dumating, natutunan ng pamilya Yulo na mas maging matatag at mas magkaisa. Ang pinagdaanan ng pamilya Yulo ay isang patunay na ang bawat hamon ay may kaakibat na pagkakataon. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan nilang magtulungan at magbigay ng suporta sa isa't isa. Pagkakataon para mas magtibay ang samahan. Sa bawat proyekto at laro na kanilang pinagsaluhan, mas lumalim ang kanilang pagkakaintindihan at pagmamahalan. Pagkakataon para mas makilala ang isa't isa. Sa bawat pag-usap at pagsasalo-salo, natutunan nilang pahalagahan ang bawat miyembro ng pamilya. Hindi man naging madali ang lahat, nagpapasalamat pa rin kami dahil mas pinatatag kami nito bilang isang pamilya, sabi ni Angelica. Ang bawat yakap at pagdamay ay nagbigay ng lakas sa bawat isa. Mas minahal namin ang isa't isa. Ang bawat regalo at ngiti ay simbolo ng kanilang pagmamahalan at pagkakaisa. Mas pinahalagahan namin ang bawat sandali. Sa bawat picnic at oras na magkasama, natutunan nilang pahalagahan ang bawat sandali na magkasama sila. At sa pagtatapos ng araw, ang pamilya Yulo ay nanatiling simbolo ng pag-asa, katatagan, at walang hanggang pagmamahalan. Sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, dala nila ang pag-asa at pagmamahal na walang hanggan. Isang inspirasyon sa lahat ng pamilyang Pilipino. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na sa bawat pagsubok, may pag-asa at pagmamahal na magpapatatag sa atin.